Sabasab sa inyong lahat, ako nga pala si Lenshot sa video. Itong ina, magdadamit muna ako at sisimulan na natin yung video. Malawak ang isip, matalas ang diwa, yun nga lang, kakaiba ang tapas ng dila. So what's up sa inyong lahat, ako nga pala si Lenshot. Sa video to may pag-uusapan tayo, hindi natin pag-uusapan, hindi ko alam. Pero may tutulungan tayong tao ngayon at pasensya na kayo kasi yung boses ko iba. Medyo mas malalim kaysa sa normal kasi may sakit ako. Pero let's keep grinding, man. Let's keep helping other people, you know? May sore throat ako. Di ko alam, sore throat, tonsillitis. Di ko alam, pero masakit. Masakit pag lumulunok ako. Pero may nag-message sa akin, tapos nagpapatulong siya sa akin kung ano yung dapat niyang gawin. At una sa lahat, hindi ako eksperto sa mga to. Hindi ko rin alam kung bakit nyo tinatanong sa akin yung mga yan. Pero kung yung advice bilang isang kuya, isang kaibigan, o isang kakilala lang, isang nakikita lang sa YouTube, yung advice na hinihingi nyo, ibibigay ko. Sana huwag kayong ma-open sa mga sasabihin ko kasi mga sarili kong mga opinion to. Kaya kung may mga sarili rin kayong mga opinion, gumawa rin kayo. Tapos tignan natin kung may mga manonood, di ba? Nagkataon lang na mas ginusto nila yung opinion ko kaysa sa opinion mo. Kaya ngayon, uupo tayo kasi nakakangalay ng ganito. Kaya uupo tayo dito sa aking mahiwagang sofa. So ilalagay natin, ibababa natin yung ano camera. Putangina. Ang lalim talaga ng boses ko, man. Oh shit. Ito yung mahirap naman dito eh. Busy man. Oh damn bro. Hindi na ano. Ngayon nga at sa wakas at naayos ko na yung camera. At upo lang tayo ngayon. Upo ako ngayon kasi may sakit ako. Hindi naman yun. Hindi naman konektado yun. Pero upo tayo para chill-chill lang. Sasagutin natin yung tanong ng ating kaibigan. Nasaan na yan? Maka-message na lang sa akin kanina tapos nabasa ko. Na-hook up ako dun sa topic niya. Kaya sasagutin ko ngayon. Kasi ang feeling ko rin na may problema siya. At gusto niya ng sagot. Hindi naman sagot pero gusto niya ng advice na galing sa akin. At yon, babasahin natin yung kanyang kwento. Itago na lang natin yung pangalan niya kasi nga baka may makaalam at magkagulo pa at ako pa yung maging sanhi ng gulong yon. So, yung nag-message agad siya, Tol, hindi ko pa siya shota, pero lagi siyang nagpapahalik sa akin. Paghatid ko sa bahay nila, pag out niya sa work, ano bang meron? Gusto niya ba ako o hindi? Pero meron siyang boyfriend ha. Yun yung sabi niya. Pero hindi pa doon nagtatapos yung message niya doon. Tutuloy pa natin. Kasama ko siya sa work, Tol. Pero hindi ako makapag-deskarte. Kasi hindi ko alam kung anong sasabihin ko sa kanya. Tapos sinabihan ko siya, Tol, pwede ba kitang ligawan? Sabi niya, Tol. Okay daw, ikaw bahala. Pagdating ng dalawang araw, Tol, nalaman ko meron pala siyang boyfriend. Hoax spotted, bro. Yung panliligaw ko sa kanya, hindi ko na lang tinuloy. After one weeks, puta. Parang siya talaga gusto ko kahit meron pa siyang boyfriend. Damn, bro. Tuloy muna natin. Yun, Tol, sabi ko sa kanya, hatid kita sa pag-uwi. Tapos pumayag siya, Tol. Tapos sabi ko sa kanya, pakis, pinahalik niya ako. Paghatid ko sa kanya, Tol. Pagsabi ko sa kanya, pakis, pinahalik niya ako kaagad. Ibig ba sabihin, Tol, gusto niya ba ako o hindi? Sana matulungan mo ko, Tol. Yan yung kwento ko. Pero, Tol, yung boyfriend niya malayo. So, LDR. Ito yung ayoko sa LDR. Sa LDR talaga, hindi ako panig. Pero hindi yung LDR yung topic natin yan. Pero kasama ko siya sa work, Tol. Pero ako, Tol, hindi ko alam kung anong sasabihin ko sa kanya para mapasaya ko siya. Kasi totoo, Tol, boring talaga ako. Kasi hindi ko alam kung anong pwede kong sabihin sa kanya. Tapos, Tol, pag nagte-text ako sa kanya, hindi siya nagre-reply. Ano ba, Tol? Iiwasan ko ba yung mga babaeng ganyan o ipagpapatuloy ko? Puta, Tol, ang haba ng message mo. Pero binasa ko, man. Ina-appreciate ko yung mga taong ganito. Yung mga talagang nag-message ng ganito. Kahit hindi ko alam kung ano talaga yung pinagdadaanan nila. Pero binabasa ko. At bibigyan kita ng advice na galing dito. Pero, Tol, ang haba ng message mo, man.
Pero yun nga, so, yung babae tol, di ko alam, men. Pero LDR siya, di ba? So, parang nagkwentuhan lang tayong dalawa dito. Kung in case man na pinapanood mo to, ikaw yung kinakausap ko mismo dito. kung may mga makaka-relate naman dito, edi kunin niyo na rin. So, eto dito, nagpapaligaw siya. Tapos tinanong mo kung may gusto siya sa'yo. Siyempre, tol, may gusto yan sa'yo, tol. Tangina, nagpakiss siya sa'yo, hindi pa kayo. Anong ibig niyang sabihin doon? Isa lang ibig sabihin noon, makati siya. No offense, ha? No offense. Hindi sa ano, ha? Hindi kita binabastos, men. Pero, alam mo, pag nagpahalik na sa'yo yung isang babae, tapos hindi pa kayo, may ibig sabihin noon, men. Kasi pag LDR, tuloy nga lang sinabi ko dati, yung isang tao may pangangailangan yan. Kung nasa 18 and above, nasa tamang edad, alam mo, yung mga babae, mabait man o hindi, di ko nilalahat, pero may pangangailangan yung mga babae. Tol, at nangangailangan siya ngayon at nagkataon na nandun ka. Yun siguro. Hindi, wag tayong mag-assume, men. Pero, nung sinabi niya, nung tinanong mo sa kanya kung pwede mo siyang ligawan, nag-oo siya. Tol, alam mo, pag ganun, malaki yung chance ang sasagutin ka ng isang babae. Pero yung isang problema lang, may boyfriend siya. Pero kailangan mo munang i-clear to. I-clear mo muna to kung ano yung plano niya. Kasi, alam mo naman, mahirap, men. Mahirap sa ganitong ano eh. Pero kung gusto mo maging fuckboy, hindi mo na siya kailangan ligawan, men. Matitira mo yung babae. Sorry, ha? Pero matitira mo yung babae. Sa pamamaraan mo pa lang ng text mo, sa pang-de-describe mo pa lang sa kanya, alam ko na, men. Matitira mo siya, may kakamo mo siya without even liligawan. Ano? Without even... Ano? Tangina, di ko alam, ha? Kahit hindi mo siya isyota, i-girlfriend, ganyan. Kahit hindi mo siya ligawan, may kakama mo yan. Pero, gusto mo siya mapasaya, di ba? So, ikaw, yung habol mo dito, relationship. So, yun nga yung advice ko sa'yo. Kailangan muna, i-clear mo sa kanya. Tanungin mo kung seryoso sa boyfriend niya ngayon. Kasi nga, LDR sila, di ba? Baka hindi na siya masaya. Baka nagkakalaboan na sila ng boyfriend niya ngayon. Na kahit may boyfriend siya. Kasi kadalasan sa mga sitwasyon na ganito, yung mga LDR, may mga LDR na relasyon, nagkakalubuan sila, pero minemaintain pa rin nila yung relasyon nila kasi nga, natatakot silang maghanap ng iba. Alam mo yun? Mahirap. Mahirap kasi, sa isang relasyon, pag nalakin ka na sa isang relasyon, mahirap kumawala. Kasi natatakot ka. May mental block. Di ko alam, pero natatakot kang humanap ng iba kasi baka yung iniisip mo, hindi ka na makahanap ng iba. Yun yung kadalasan ng mga tao, kaya hindi sila nagtitake ng risk. Kaya sila nag-i-stay na lang sa isang relasyon, kahit na toxic relationship pa to. Kaya kailangan mo munang linawin. Linawin mo sa kanya, men. Tanungin mo kung seryoso siya sa boyfriend niya ngayon. Kahit sila, kung hindi naman siya seryoso, at LDR nga, di ba? May pangangailangan siya, tulad ng sinabi ko kanina. Kaya yun. At yung sinabi mong hindi siya nagre-reply, tol, huwag kang clingy, men. Huwag kang clingy, tol. Baka naman kasi every 5 minutes, every 10 minutes, every hour, ganun, nagte-text ka sa kanya, syempre, mag-turn off yung babae sa'yo. Kahit gaano ka pa kagwapo, kahat o kalaki yung katawan, kahit gaano ka pa kadax o kalaki yung junjun mong yan, kung ganun ka, men, mat-turn off yung babae sa'yo. Kasi nga, ano yan, personality ng isang lalaki. Alam mo yun, pinapakita mo sa kanyang kailangan na kailangan mo siya. Yung in-need ka ng attention niya. Ayaw ng mga babae yan, yun. Kasi sila yung may gusto ng ganon. Kadalasan, ha, sila yung may gusto ng ganon. At pag ikaw yung nagbibigay ng ganyan, mat-turn off siya sa'yo. At yung huling tanong mo, kung dapat mo bang iwasan yung babaeng ganyan o ipagpapatuloy mo, nasa sa'yo yan, men. Kasi, yun nga, unahin mo muna, i-clear mo muna kung ayaw mo ng complication, kung ayaw mo ng mga ganitong bagay, yung mga komplikadong bagay, kailangan mo munang linawin kung seryoso sa boyfriend niya. At kung hindi, kailangan muna nilang i-clear to, i-clarify, na wala na, itapusin nila, tapos doon ka papasok, men. Pero kung may choice ka rin dito eh, papasok ka bilang fuckboy, di ba? Hindi mo na siya kailangan ligawan, men. Pero kung sabi mo nga kanina, gusto mo siyang mapasaya at gusto mo siyang maging sayo, gusto mo maging kayo, ganun, eh, i-clarify nyo muna, di ba? At nasa sayo yan kung ipagpapatuloy mo. So, yun, dalawa nga yung option ko dito. Maging fuckboy or
yung isa, yung ika-clarify mo. Kasi kung siya lang yung habol mo, kung gusto mo lang siyang igama, man, hindi mo siya kailangan ligawan. Kasi tulad nga na sinabi ko kanina, yung pagde-describe mo sa kanya, may ikakama mo yan na hindi mo liligawan. Kahit hindi mo ligawan, ikakama mo yan. Kasi nagpalik na siya. Hindi pa kayo nagpalik niya, tol. Ano pang ibig sabihin nun? Gustong-gusto ka niya. Pero hindi ibig sabihin nun, in love siya sa'yo. Kasi siguro nga, nagkataon lang na nangangailangan siya at nandiyan ka. Diba? Kaya huwag tayo muna mag-assume. At yun nga, sana natulungan kita at sana nakatulong itong mga sinasabi ko ngayon kasi sarili kong advice to. Hindi ko sinasabing dapat mong gawin pero isipin mo, men. Isipin mo nang mabuti to kasi mahirap. Mahirap to. Komplikado to. Kaya nasa sa'yo pa rin yung huling desisyon. Kung gusto mo lang siyang tikman, na yun, ikama mo, hindi mo kailangan ligawan. At kung gusto mong i-clarify lahat, gusto mo siyang ligawan at gusto mong maging kayo, yun. At yun lang sa video to. Sana natulungan kita, tol. At sa mga taong gusto ring mga ganito, message yun lang ako, man. Feel free to message me. Binabasa ko as long na yung text nyo makabuluhan at ano, talagang may ibig sabihin at talagang nagpapatulong kayo kasi nararamdaman ko rin naman pag talagang ano eh, niloloko lang ako ng isang tao. Pero yun lang. Yun lang sa video to. Ako nga pala si Dencho. Hindi ko alam kung ilang beses ko nang sinabi yung pangalan ko. Babush. I have a dream, that's all I need. I'll make it happen with some work and belief. Know what I want, so I'll take it on. I've made mistakes, but mistakes make you strong. Let's break it down for a minute. I want the crown, I'm gon' get it. You hear me loud, man, I'm winning. Yeah, Charlie Sheen will be grinning. These ladies know that I'm sinning. And this is just the beginning. I'm closing in the ninth inning. There ain't no point in resisting. Living life like a dream. Live it right, that's the theme. Every night, got a team. I've been tied to the scene.